Gaano nga ba katotoo ang balita na ang Hinebra shooting guard na si Jeff Chan ay baka ma-trade na? Ito kasing si Jeff Chan, alam natin, kinuha yan ng Barangay Hinebra para magkaroon sila ng outside shooting dahil sa matagal na panahon, iyan ang kinailangan ng koponan ni Coach Tim Cone. Nakapag-deliver naman ito si Chan, yun nga lang, of course, alam ng maraming Hinebra fans, ito ay hindi na masyadong naging consistent at madalas pa ay nai-injure, kaya hindi na rin ito nabibigyan ng masyadong maraming playing time. Plus, alam naman natin ngayon ang rotation ng Barangay Hinebra. Usually, ang point guard nila si L.A. Tenorio at ang shooting guard nila si Stanley Pringle. Alam natin, baba dito si Pringle, so madalas siya talaga naglalaro dyan. Although, ito naman si Stanley ay kayang-kaya ding mag-point guard. Pero ngayon, meron ng mga bagong guards ang Barangay Hinebra. Katulad dito si Brian Enriquez, yung kanilang rookie. Itong si Jesper Ayaay. Plus, of course, alam natin, ito si Jared Dillinger na kapaglalaro yan ng guard, pati na ng small forward. Kumbaga, napakarami ng mga players doon sa posisyon ni Jeff Chan. Plus, ang tingin nga ng iba, baka ang Hinebra ay naghahanap na rin ng posibilidad na magdagdag ng mga draft picks para sa Season 47 draft. Posible, for example, na i-trade nila ito si Jeff Chan kapalit ng isang second round pick plus isa pang player sa kahit ano pa bang kuponan dyan. Sa ngayon, hindi pa maliwanag kung sinong tingin ang magkaka-interest dito kay Jeff Chan. Pero syempre, ang isang 3-point shooter ay magiging isang asset yan para kahit kaninong team. Although sabihin na natin na medyo limited minutes na lang ang nailalaro nito. Kung itetrade ng Barangay Hinebra itong si Jeff Chan, magkakaroon ng opportunity yung kanilang bagong recruits, particular na ito si Brian Enriquez, na maipakita kung ano talaga ang kanyang kakayahan. At hindi naman masyadong mawawala ng Barangay Hinebra dahil nandyan din naman si Jared Dillinger na kaya ding maglaro ng shooting guard. At sa small forward nila, of course, nandyan si Aljon Mariano at si Arvin Tolentino. Kumbaga, kompletong-kompleto na yung roster ni Coach Tim Cone. At kung kinakailangan na lang niya i-trade ito si Jeff Chan para magkaroon ng playing time ito si Brian Enriquez, makabubuti yan para sa Gene Kings, plus baka makakuha pa sila ng mga magagandang draft picks. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ng PBA legend na si Ramon Fernandez na underachievers daw ang current lineup ng San Miguel Beer? Sinabi ni Fernandez na sa lakas daw na lineup ng Beermen ay dapat nakadalawa o tatlong Grand Slam na sila. Although marami ang nag-agree, marami din ang tumututol dyan. Dahil sa tingin ng iba, ang San Miguel Beer ay marami nang nagawa na hindi pa natutularan ng ibang teams kahit wala silang Grand Slam. Unang-una, San Miguel Beer lang ang team na nanalo ng 5 straight na Philippine Cup Championships. Pangalawa, San Miguel Beer lang ang team sa buong mundo sa history ng basketball na naka-comeback mula sa isang 0-3 deficit sa isang best of 7 finals para manalo ng kampiyonato. Ito ay ginawa nila laban sa Alaska Aces at tinawag nga na Biracle. Maski sa NBA ay wala pa nakagawa noon yung down ka ng 0-3 sa isang best of 7 finals tapos nanalo ng 4 na sunod para magkampiyon. Kaya marami nga nagsasabi na although wala pang Grand Slam ang San Miguel Beer ay maikukonsidera pa rin sila na isa sa mga top teams sa kasaysayan. Alam natin ang San Miguel Beer ay kumuntik na maka-Grand Slam noong 2016-2017 season nung nanalo sila nung first two conferences. Iyon nga lang ay nagka-problema sila doon sa import nila doon sa third conference dahil pinalitan nila ito si Wendell McInnes at yung mga nakuha nilang kapalit ay hindi naman naging epektibo at na-eliminate sila. Dito namang 2019, magaling nga itong si Des Wells at mukhang maganda na ang chance noon ng SMB na maka-Grand Slam. Iyon nga lang, alam natin yung nangyari sa kanila ni Arwin Santos at Kelly Nabong at na-eliminate sila ng Barangay Hinebra. At doon sila hindi na natapos at natuloy yung Grand Slam bid ng Beermen. Kaya dahil dyan, marami ang nagsasabi na ang San Miguel Beer hindi makukonsider na isa sa mga top teams hanggang hindi nila nakukompleto yung Grand Slam. Pero kung titignan natin, ang San Miguel Beer ay merong mga nagawa na hindi pa nagawa ng ibang koponan. Ang Grand Slam ay nagawa na ng 4 na team sa kasaysayan ng PBA, ang Crispa, San Mig Coffee, Alaska at San Miguel Beer. Pero yung nagawa ng current lineup ng Beermen, ang manalo ng 5 straight na Philippine Cup Championships at magkaroon ng comeback mula sa isang 0-3 deficit sa isang best of 7 finals ay hindi pa nagagawa ng kahit alinmang koponan sa PBA. Hanggang sa ngayon, ang Magnolia Hotshots ay nag-iintay pa rin ang magiging pasya nitong si Mark Pingris kung siya ay maglalaro pa o magre-retiro na. Kung sakaling magdesisyon ito si Mark Pingris na maglaro pa para sa Hotshots, ay meron ng nakalaang isang slot para sa kanya at mapupuno na at makukompleto ang lineup ng Magnolia para sa darating na Philippine Cup. Pero kung magdesisyon ito si Mark Pingris na magretiro, ay magkakaroon ng isang open slot para doon sa roster ng Magnolia
at marami silang pwedeng pagpilian. Of course, nandiyan yung posibilidad ng trade, pero ang sa ngayon daw, ang tinitignan ng Magnolia ay yung free agency market. Ang isa nilang tinitignan daw dyan ay itong si Joseph Eriobu na isang power forward na sabihin man natin na undersized ay meron namang mga skills na pwedeng makatulong doon sa lineup ni Coach Chito Victolero. Ang isa pa ay itong si Rabah Al-Husseini na ilang beses na nating nabalita dito na maraming teams ang nakaka-interest. Ang problema nga lang itong si Rabah Al-Husseini ay hanggang ngayon ay nandun pa rin sa Kuwait at hindi pa natin alam kung siya ba ay magkaka-interest pang bumalik sa PBA o hindi na. Ang isa pang option dyan ay si J.R. Reyes. Itong si J.R. Reyes ay sinabi na na nag-iisip siya na magretiro. Pero siyempre kung mabibigyan niya ng magandang kontrata ng Magnolia ay maglalaro pa rin yan. Dati itong si Reyes ay naglaro sa Phoenix pero ngayon ay free agent na. At hindi lang mga big men ang tinitignan ng Magnolia Hotshots dahil kinukonsidera din nila ang dati nilang player na si Alex Malyari. Ito si Malyari ay matagal na naglaro dito sa Magnolia at naging parte pa siya ng mga championship teams nila kasama si Mark Barroca, Mark Pingris at James Yap. Kaya kung magbabalik yan sa Magnolia ay magiging familia na siya doon sa mga teammates niya at makatutulong din. Ang isa pang opsyon ay itong si Mauricio na naibalita na natin na medyo komplikado pa yung sitwasyon dahil hanggang sa ngayon ay nagde-decision pa ang NX Road Warriors kung ano ang gagawin sa kanya. Pero marami ng teams na naka-standby just in case gawin niyang unrestricted free agent. So tignan natin kung sino sa mga yan ang pipiliin ng Magnolia kung sakaling mag-decision si Mark Pingris na magretiro na. Although wala pang katiyakan kung kailan mag-o-open ang liga, sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na meron na silang ina-explore ng mga bagong options kung sakasakali. At kabilang dito ay ang closed circuit setup. Ang ibig sabihin ng closed circuit ay yung mga players ay hindi na mako-confine sa isang lugar katulad doon sa PBA bubble kung saan sila ay nandun lang sa mga hotel sa Clark. Sa isang closed circuit setup ang mangyayari, ang mga players ay pwedeng manatili doon sa kanilang mga bahay. Pagkatapos ay pupunta doon sa venue para mag-practice o di kaya ay pupunta doon sa stadium kung saan sila maglalaro. Pero hindi sila pwede magpunta sa ibang lugar. Kumbaga ang travel ay strictly mula sa bahay papunta doon sa practice o di kaya mula sa bahay papunta doon sa venue kung saan sila maglalaro. Strict ang magiging protocol dyan pero sinabi ni Commissioner Willie Marshall na iyan ay feasible at pwede namang nilang gawin yan. At maraming mga teams ang nagsasabi na mas preferred nila yan kumpara doon sa PBA bubble. Ang problema kasi doon sa PBA bubble katulad na nung naibalita natin noong mga nakaraang araw ay masyadong magastos at umabot ng ilang milyon ang halaga. At maraming teams ay hindi na kayang bayaran yung ganong gastos. Siyempre kung mag-i-stay sa hotel yung mga players, masyadong malaking gastos na yan. Pero kung sila ay nasa bahay nila, of course bawas gastos yan. Plus siyempre mas komportable yung mga players dahil kasama nila yung kanilang pamilya. So sa ngayon, iyan ang tinitignan ng PBA, yung closed circuit option. Actually, muntik nang iyan ang gawin nilang option noon. Kaya lang nga, nag-desisyon sila noon doon sa babo sa Clark Pampanga dahil mas safe daw yan. Pero sa ngayon, mukhang ang tinitignan na nila ay yung closed circuit dahil pinakaya na ang pinaka-practical na option ngayon given yung financial situation ng PBA teams. Sa ngayon, nag-iintay na lang ng go signal ang PBA mula sa mga opisyalis ng gobyerno para masimulan ng bagong season. At kapag nangyari yan, doon na ibibring up ng PBA yung closed circuit proposal para pag-aralan ng Board of Governors at makakuha sila ng approval mula doon sa mga teams at players. Shout out kay Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Mary Jane De Mesa, Blink Squad, Art Castro, Phil at Justin Sandil, Cayetano Lucanas, Dexter Domer, Rodel Saldana, Virgilio Castillo, Anthony Allen, Jose Juntilla, Salvador Laiga, Jonathan Aquino, Remar Badato, Dido Cerilla, Raymond Bacolot, Tiger Gaming, Marvin Cruz at Eradat Boys, Austrid Vlogs, Bert Hilcuray, Andre Robertson, Dion Mercado, Ruben Amarga, Jonel Alagon, Val Mercurio Family, RG Bueno, Raven Banyes, Lenodo Giatans, Brian Andres, Scout Ranger, Judy Villarosa, Jan Cantos, Andro Añosa, Joel Levantino, Eduardo Santillana, Len Santillana, Rico Olarte at Amo Marlu.